lakas ang bahay. Magandang araw po sa inyo lahat. Ngayong umaga, pag-uusapan naman natin para sa ating usapang health. Yan, usapang pangkalusugan syempre. Mga kababayan, ang patungkol po sa way of treatment o gamutan na tinatawag po na acupuncture. At makakasama po natin isa pong full Chinese. Tinanong ko po siya eh, mga kasambahay. Atin na pong laging nakakasama sa mga public services po ng Good Morning Kuya. Mahal na po sa ating mga puso. Yan, Dr. Tan Xiaoxiong. Dr. Tan, good morning once again. I'm happy to be here. Okay, full Chinese po, doctor, yes, no? So kaya ako tinanong eh, syempre, gusto ko rin malaman at para sa kaalaman ng ating mga kababayan, yung pong acupuncture na tinatawag, yun po yung pag-uusapan natin. It's a way of treatment procedure. Nasaan po nang galing? China ba ang pinanggalingan ng acupuncture? Yeah, acupuncture is a traditional medical system, ano? It originated from China and it has been in practice in China for mga 4,000 to 5,000 years. Yeah, 4,000 to 5,000 years ago. Yeah. So it's a medical system in a very fine needle, ano? Mm-hmm. Needles are being inserted into specific parts of the body, yes, to attain, I mean, medical treatment. Sa ating katawan. Doctor, kailan po siya pumasok sa ating bansa? Kailan ba tayo, ang mga Pilipino, nag-start na gumamit ng acupuncture procedure sa mga karamdaman? Well, it started, I think, way back, siguro in late 1960s, ano, or early 70s. Ano? Mm-hmm. At that time, I was still a medical student. Ano? Mm-hmm. To my memory, it was si Dr. There was a certain Dr. Aquino. Ano? Mm-hmm. He started it. And also, Dr. Palanca from UST. Okay. Where she had her training in China. So this is an alternative or integrative way of treating, yes, diseases. Yes, it's a very scientific treatment model. Okay. So pag-usapan na natin mga kasambahay, sabi nga ni Dr. Scientific, ano? Paano nga po ba isinasagawa? Puncture means butas. Yeah, tinutusok. Kaya tinutusok. Binalagyan, yes, ka ng butas sa iyong, yes, katawan. Yes. Ano po ang proseso? Bakit naman kailangan pang butasin? Tusukin ka ng karayong para makagaling po ito sa karamdaman. Yes, kasi sa conventional Western medicine, mm-hmm, we have the different organ systems, ano? Like we have the nervous system, mm-hmm, we have the vascular system, the arteries and the veins, ano? So let us say in case na may barado ang arteries sa brain, mm-hmm, what happens is stroke. Okay? So kung may blockage ang blood supply sa heart, then we have heart attack. Now, likewise, in traditional Chinese medicine or the acupuncture system, they base it on the theory of the meridian. So, ang meridian, they are pathways, ano? Mm-hmm. Wherein, pagka may blockage ang pathways, then different illnesses will occur. So, acupuncture will, if you puncture a specific point, ano? So you, in a way, you remove the blockage of the flow of energy. Okay. So parang di ko malasabi kung parang kinikilite. Pero anyway, yeah, tutusukin mo siya para mag-continue, yeah, mawala flow of energy. Yung block, yes, ng flow of energy. Yeah. Okay. At Doctor, ano naman po ang mga sakit? You've mentioned the pagbabara sa puso, yan, ganyan. Ano pa pong ibang mga sakit ang pwedeng magamot nitong acupuncture? In many cases, there's a wide range of illnesses, ano? Mm-hmm. Like in headache, di ba? Headache, migraine attack, ano? In migraine attack, we can make use of acupuncture, ano? Stroke patients, mga paralytic na pasyente, mm-hmm, acupuncture can help, ano? Dysmenorrhea, mm-hmm, joint pain, mm-hmm, back pain, ano? Rheumatism, okay. Even in delivery of children, ano, with acupuncture points, ano, mm-hmm, we can facilitate the coming out of babies. Oh, okay. Yeah. Well, doctor, dati kasi, parang nakakakita ko sa television, ano, kung saan yung acupuncture, maraming tusok, parang kulang na lang, walang paglagyan yung karayom sa katawan ng isang tao. Meron namang magkakataon na kunti lang, pa isa-isa, yes, on, yes, different parts. True, yes. Are we still doing na yung maraming karayom, or are we doing? So, it depends, ano. May mga cases that we need many needles, ano. There are some, only one needle will be, ano. But in general, siguro mga 5 to 8 needles that they pwede use. Pwede na. So, paano nyo po nalalaman kung saan yung point na pwede nyo tusukin para po for a specific pain or disease na gusto nyo pong magamot? Oh yeah, just like in Western medicine or, mm-hmm, conventional medicine, dapat ay pag-aralan natin yung traditional Chinese medical
theories, ano? Mm-hmm. The different pathways, and then what points. Kasi ang meridian, we have many meridians. May heart meridian, mm-hmm. lung meridian, intestinal meridian. Mm-hmm. Just like sa conventional medicine, we have gastrointestinal system, mm-hmm. Circulatory system. So, we dapat alamin natin yung mga pathways, okay. and then what specific point. So, pagka sa puso, doctor, malapit din sa puso yung... Some are near, some are far away, oh, even talaga. Far away. Like sometimes pain of headache, ano? At times headache, ang puncture natin dito sa kamay, ah. which is very far away. Oh, okay. Alright, at mga kasambahay, gusto ko rin malaman at para rin, siyempre, alam naming lahat. Sino po ba ang, may mga risk factor po ba ito? Kasi siyempre, nakakatakot ito pag tusok, ano? Meron ba itong mga side effects after the treatment procedure? At kanino mas effective itong treatment na ito? May specific age ba yan? Or babae, lalaki? Well, that's a very, very practical question, ano? Mm-hmm. The risk factor is just like in conventional medicine, may risk factor din, ano? Mm-hmm. However, if you do it in a very discreet and careful way, we can practically avoid all of them, ano? Like may mas specific points sa lungs, ano? Be careful para hindi mapuncture ang lungs, mm-hmm. ano? However, kung alam natin ang anatomy, we try to avoid. Mm-hmm. So, yun ang tanong. So, in general, anyone under good can... hands, we can avoid those possible parang complications. Ano? So, Dr. Tan, wala siyang side effects? After the surgery, after the treatment, pwede na magtrabaho ulit yung tao? Oh yes, immediately after, one can work, ano? Okay. So, unless, let's say, may severe pain wherein there's a reduction of pain, ano? Mm-hmm. But sometimes, kung magandang improvement, they can resume everything, go back to work. Okay. So, yun naman bago ka magpa-treatment procedure, ano naman po ang mga dapat gawin? Meron bang ano yan, fasting na tinatawag? No, bago ka magpa-acupuncture o kailangan ano bang mga bagay no, na kailangan? No need to fasting. In general, okay. We don't like patients to be hungry, ano? Mm-hmm. Okay, dapat may konting laman sa tiyan, ano? Instead of fasting. Okay. Okay, at lastly po mga kasambahay, ano bang dapat ihanda ng isang pasyente kung mag-undergo? Kasi nakakatakot to, Doc, eh. Diba, isipin mo lang na injection ng kanang isang beses. Oh, yes. Kasi masakit pa itong acupuncture? No, the needles are very fine, ano? Mm-hmm. In general, it's very safe, huh? And the pain is very minimal, or in some cases, or in many cases, halos very, very minimal ang pain. Opo. Ako, I can vouch for that. Yan. Hindi talaga siya masakit. Medyo mahaba lang yung needles, pero depende. Hindi siya masakit. Manipis lang, eh, no? May mga iba, only half centimeter lang. Oo. One centimeter. Mm-mm. Depende sa parts of the body. Ang kagandahan lang nito, mga kasambahay, makakaiwas tayo sa pag-inom ng ibang klaseng mga gamot na maaari ring makasakit naman at makasira ibang parte ng ating katawan, yung kasi organs. Kasi ang effect is local effect, ano? Yes. Although ang therapeutic effect is systemic, ano? Okay. Pero we avoid the possible side effects of some medications. Okay, doctor, before we lose our chance, kasi kukunti na lang ang ating oras, yung pong inyong last words of advice sa ating mga kababayan patungkol po dun sa mga takot magpa-acupuncture. Important is that ibahin natin ang concept natin. Ha? We have to change our concept na Mm-mm. acupuncture is a very safe procedure. Mm-hmm. And the pain is very minimal, or in many cases, it's practically painless. Parang prick-prick lang. Prick-prick lang. Tsaka sandali lang siya na, Doc. Sandali lang. Ayan. Pero ano naman yan, consecutive, may mga follow-ups, hindi siya one-time treatment. Depende sa sakit. Let's say mga stroke, it may take several sessions. Mm-mm. May mga iba, just one session alone would be enough. Alright, thank you very much, Dr. Tan Chosong, sa pong alternative medicine specialist at neurologist and psychiatrist. Yan po naman ang ating guest ngayong araw na ito. Salamat po na marami mga kasambahay. At syempre, abangan na po natin, susunod kaagad ang programang Bawal Po Ang Pikon. Get It Straight with Danielle Razon.